Hey mga farmers! Welcome back to my channel again, Salonica's Farm. So, ang tagal ko walang upload. So, napakadami po nagtatanong kung bakit hindi ako nakakapag-upload ng aking mga vlogs and updates about farming. So, ayun, ngayon lang ako sinipag. So, ngayon, nandito tayo ngayon sa tindahan ko, sa manukan ko. May likod tayong manukan dyan. So, mag-update ako sa inyo ng mga white kelso and mga breeding natin ng mga ibang mga manok ko. Ayan. So, later, i-explain ko kung bakit hindi ako masyado nakakapag-upload ng vlogs. And kung kailan ako makakabalik ng sigurado kung kailan ako makakabalik ng talagang everyday vlog na tayo for updates. So lahat naman ng mga farming activities ko is all continuous. So yung pag-vlog ko lang po yung hindi talaga muna maasikaso, so super busy din. And later yun nga i-explain ko sa inyo. So for today, pakita ko muna sa inyo itong ating tindahan. Ayan, tindahan natin. So itong tindahan natin. So itong tindahan natin mga farmers is palagi itong ongoing na lagi may tinda ng mga kardaba or saba. So tinitingnan ako sa labas. Dito tayo sa loob. Ayan, dami na kami sa akin, pati sa Facebook, sa Messenger, sa vlogs, videos, ang dami naghahanap. Kung nasa na daw ako, kung bakit na hindi ako nag-upload. So, huwag kayo mag-alala, hindi naman ako mawawala. Hindi naman tayo mawawala yung pag-vlog natin. So, talagang meron lang ako mga inaayos pa. So, ngayon, dito sa tindahan, may mga harvest na dito ng mga kalabasa, mais. So, lahat ng harvest natin ng mga farm products is binabagsak dito sa tindahan para madispose. So, napalakas yung tindahan natin dito. Palagi tayong sold out ng mga kardaba. So, ayan, mga bago nating saging. So, kanina, dineliver yan. Ayan, 20 pesos pa rin yung bentahan natin. At ayan, ang lalaki ng saba natin ngayon, nakakatuwa. So, hindi na siya compared noon na medyo maliliit yung mga bunga. So, pati sa mga sagingan, sa mga banana farm natin. So, lahat yan ay may update. So, ang gaganda ng mga bananas natin ngayon dahil... So, dahil ang ganda na ng mga foliar na ginagamit ko dito sa aking taniman ng mga kardaba na saging sa mga tanim kong banana farm. So, lahat yan i-update ko soon kapag okay na tayo. So, ayan, meron din tayong mga saging dito na, ayan, mga ganitong lakatan. So, galing dito sa farm, sa mga taniman natin ng saging. So, ang benta naman natin dito is, ano ka, 45 to 40, no? 40? 40 pesos per kilo lang yung ating lakatan. And, ayan, tingnan nyo naman yung mga saba natin, super lalaki. Ayan. So, meron na rin ako. Ina-update ko lang kayo ba? Kasi dami nang mimiss sa akin. So, ayan. Meron din tayong mga nyog dito. Tapos, nagtitinda rin tayo dyan ng, ayan. So, ng kayod na nyog, gata. So, let yun lang. Ayun lang. Konti pa lang yung laman ng ating tindahan. So, lipat tayo dito sa likod. So, ipapakita ko sa inyo yung mga manok natin. At may pangalan na pala ito ating tindahan. So, ayan. Meron na itong poster. So, ayan. Hindi na ako sanay mag-vlog. Pinakawisa na ako. So, ayan. Meron na tayong Thessalonica Farm Store. So, all product, farm products. So, ayan. Super happy natin. At lahat ng ating mga produkto galing sa farm is dito na natin inilalagay sa ating tindahan. So, yun. Then, punta na tayo dito sa aking manukan sa likod. So, at least makakapag-update ako sa inyo for today. Kahit pa paano. So, dito nakalagay yung ating mga white kelso na, dito nakalagay yung ating mga white kelso, mga farmers na lumaki na, na galing sa ating mga, binili kay Sir Bibo Enriquez. So, nandito din siya yung mga malalaking mga, kelso natin na pure breeds. So, meron na rin ako maliit dito na, ayan, meron ako ditong, So, ayan, no, meron din ako ditong kambing. So, yung kambing natin bago. Dito lang yan sa tindahan ko. Malapit lang dito sa amin. Okay? So, here, meron ako dito maliit na space. So, talagang nilagyan ko to ng manukan.
dito sa likod ng tindahan, kasi once nga na yung mga may mga gusto rin akong ialagaan na manok dito, so madali lang natin ibenta. So unlike yun, no, binibenta ko yun. Ayun, no, yun nakita niyo yun, dinidisplay yun sa labas ng tindahan, tapos for sale. So pwede rin tayo mag-dress chicken, so depende na kung ano yung product. So ang ganda pag may tindahan, kasi kahit papaano, kahit maliit yung income, so talagang kikita pa rin tayo kahit papaano, basta may sarili tayong pwesto. So here, so harap ko na sa inyo yung, harap ko na yung camera. So eto muna bago ko iharap yung camera. So eto yung maliit kong manukan dito sa likod ng tindahan. So hayaan nyo soon sa farm tsaka sa ibang area, ipapashare ko kayo para makita nyo ulit yung ating mga updates sa aking mga farm and mga alagang livestock, sa mga baboy, native pigs, and mga manok. So yung mga mamahaling manok natin na binibreed, so nandito yung mga inihin, tsaka yung brood cock na binili natin is nasa bahay, so doon ko binibreed. Then yung mga anak, dito ko sila pini-free range or pinapakawalan, so para maganda rin yung kanilang environment, natural environment nila, medyo presko. Ayan, so isa-isahin ko ipakita sa inyo yung ating mga white kelso, sisiu, tsaka yung medyo malaki nating mga white kelso dito na galing na sa ating mga binili kay Sir Bibo Enriquez. So eto, pakita ko sa inyo. Oh yeah. So yan mga farmers, so eto yung ating maliit na manukan dito. Pero makikita ninyo mga ka-farmers, ang dami na agad din nating mga manok dito, mga ilang months lang kung tinayo ko dito itong manukan. So mabilis talaga ako magparami ng mga manok. Adit! Hagisan mo nga ng konting ano to, patuka. Hagisan mo konting patuka para makita yung dami ng ano, ng manok. Kahit konti lang. So napakain na kasi mga farmers hapon na ngayon. So ayan, busog na sila. So may mga bibi rin ako dito. So tawag namin dito kasi bibi sa Cavite. Ewan ko, pato. Pato ang tawag pala sa amin dito sa Cavite, yung mga ganyan. Meron din ako dyan dito sa maliit kong free range dito. Ayan, maliit na mga pato. Ayan. So iba-iba na yan na mga battle crosses. So may nakalagay din at naka free range dito mga dumalagang manok. So mga battle crosses na yan, yung iba. So later yung kelso ipakita ko sa inyo. So yan, tingnan nyo naman yung itsura to, broad stag to. Ang ganda ng tindig. Healthy talaga yung mga manok once na naka free range. So marami pa doon mga farmers sa bandang ilalim, mga puno. So ayan, kalat-kalat sila dito. So tansya ko mga ka-farmers dito sa likod ng tindahan natin. So meron tayo dito ng total of nasa 200 to 250 manok. So lahat na siya, iba't ibang breed sama-sama na, may battle crosses, may mga tandang na yan, may mga maliliit na mga manok. So ayan, may mga maliliit din na mga sisiu na battle crosses din. Ayan. Ayan po. Ito ang ganda oh. Ayan. So, meron din tayo ditong mga manok pa sa kabila. So yan, marami to. Yung iba naka battery cage kasi maliliit pa. So yung iba naman pakawala na. Ayan. So yan, mga battle crosses nating mga babae. Ayan. Ganda. Ayan. Napansin ko din kasi siya mga farmers, once na yung mga manok is nakakawala or free range, hindi nakakulong. So nagagawa nila yung kanilang gustong gawin sa area, nakakatuka, nakaka-self hunt sila ng feeds. Basta malinis lang yung area natin mga farmers. So yan, alaga naman ni Addicto sa linis. Hoy, bakit Addict pangalan mo? Ayan, si Addict yung tao natin dito na nagbabantay. So dahil na kasi red yung red eyes siya lagi, kaya Addict yung palayaw niya. Ayan, so ito magagandang mga manok natin. So meron pa dito. So, ganda mga farmers oh. Alam ko na miss nyo talaga tong mga vlogs natin. No? Mas marami pa tayo sa Kaaswagan mga farmers dun sa area ko sa kabila. Dun ko lahat pinakawalan yung mga... Ayan, tsaka may wingband na sila ha. Ayun, pakita ko sa inyo. So mas madami pa doon sa Kaaswagan, sa farm ko pa, sa malaki, meron akong tanim na nasa 15,000
trees na mga cardaba or banana trees. So, karamihan halos lahat ng mga battle crosses inahin ko, pinakawalan ko doon. Aking family range. So, ang gandang tingnan. Hindi lang ako makapunta kasi super medyo may kalayuan yung area na yun sa aking bahay. Pero yun nga, nahirapan kasi kung pumunta, medyo malayo-layo na konti. So, sabi ko naman sa inyo, once na okay na at pwedeng-pwede na tayo mag-vlog ng daily. So, huwag kayong mag-alala. Lahat yan, i-update ko sa inyo. Lahat naman ito ay tuloy-tuloy natin ginagawa at hindi naman po tayo nagkukulang. May mga katuwang tayong mga tao natin dito para mapagpatuloy yung ating pag-farming. So, yun. Ito, ipakita ko na sa inyo yung ating mga whitetails, oh. Para mapakita ko na sa inyo kung gano'n nakalaki yung mga na-breed natin ng mga manok galing kay Sir B-Boy Enriquez. So, dito sa area ko dito, may total tayong 9 kelso, white kelso, 9. So, ito tatlo, white kelso yan. Ayan. So, ilang months na to, Adik? 4 months. So, ito, galing na to sa ating breed. Pakita mo yung wing band. So, taga lang, wait lang. I-close up ko muna si White Kelso. So, yan, kitang-kita nyo, kamukha-kamukha ni Sir Vivo Enriquez nyo ka. So, yan, ang puti-puti. So, yan, pakita mo. Ayan. So, kinabitan na siya ng wing band na... Bugba. W para ano ito? Bugba to. Nakasulat dyan is, ayan, Bugba. So, Ben Unido kasi to. So, para saan ba mga farmers ang wing band? Pakita mo rin yung dalawa. So, para makasali tayo sa Derby or sa WPC dito sa lugar namin sa Bohol. Kaya pinakabitan na namin siya ng wing band lahat ng mga kelso namin tsaka yung ibang mga pang battle crosses. So, yan. Kita ninyo. Meron na rin tayong wing band dyan. Ito. Yan, oh. So, ready na to. Lalaki tama ka farmers. Lalaking, tatlong lalaki. So, siya siyang pala na kelso natin dito. So, ilan na adik yung lalaki? 7? 5. 5 yung lalaki. Tapos, yung babae natin is 4. So, meron pa ako sa bahay mga sisiu. So, pag lumaki sila, tina-transfer ko na lang ulit dito. So, ito. Ganda, oh. Kita niyo yan. Luka pa. Ayan. Ganda. Oh, black. Anong kulay? Agba na agba. Ah, igba to. Hindi to bugba. So, depende rin lang. Basta may wingband ka. Ano to? Bimeg. Bimeg. So, yung iba kasi, bugba yung nagkabit. Yung iba naman sa bimeg na nakasulat. So, basta yan ha. And makaka-entry tayo sa WPC dito sa Bohol. Once na may mga ganyan tayong klaseng mga wingband sa manok. So, yung saan naman pakita mo? Yung maliliit. So, eto meron din mga wingband na tong iba. Itong magaganda kong mga manok. Ayan, kung makita ninyo na sa ano. Hindi ko na siya kuhanin kasi nai-stress sila. So, ayan, makita nyo yung blue. Yung wingband yan. So, meron din yung iba. Ayan, ito yung iba. Meron din siyang wingband. Ayan, black. Ayan, yun na, sa pakpak. Ayaw nyo ipakita. Ayan yung mga farmers, oh. Ayan. Ayan. Wingband. So, pinalagyan na namin para ready na tayo. Ang daming nating updates mga farmers. Ayan pa, lahat yan, may wingband na. Ayan. So, medyo maliit na kasi yung breeding area ko dun sa may bahay sa kabila. Medyo crowded na, kaya nilipat ko muna dito sa likod ng tindahan. So, ayan, ang dami, oh. Para, ayan sila. Para ano, para maluwag-luwag sila ng konti. May mga ganitong klaseng kulungan din tayo, kinuha ko sa farm. Ayan, para dito nakalagay naman yung mga 1-month-old pataas na mga manok. Ayan. Ayan. So, pag laki-laki niyan, free range din yan. Ito naman mga farmers yung mga kelso natin na mga 1-month-old pataas. So, meron na rin tong wing band. So, ayan, pakita mo. Mayroon na siyang wingband number. Ayan, 10877. Tapos, ang likod niya is... Ano ba to? Ano? Agba! Agba. Agba Bimeg. Yung nakasulat. Agba Bimeg. So, ito na may mga kelso natin. Kung mapansin nyo, may mga ibang kulay siya. So, ito dahil ito nga yung dati na binili din natin, yung inahin natin is... Si sinibalang.
So siniba lang kasi hindi siya pure white, pero yung kanyang breed is pure Kelso. So pag laki-laki nito, medyo magchuchoka brown yan, hanggang sa maging kagaya ng inahin na binili natin kay Sir B-Boy Enriquez, na medyo light, may choco brown and white color yung ating Kelso. Pero lahat ng mga pure Kelso natin, hinihiwalay natin syempre at nilalagyan natin sila ng feet mark sa paa para masigurado natin na yun ay pure breed white Kelso. So pati pa na isa, Adik. Ito pa yung isa. Ayan. So ayan, tatlo na. So total of 9 Kelso meron tayo dito sa aking area sa likod ng tindahan. Meron din tayong mga incubating pa doon sa bahay, mga CCOD na maliliit na nasa brooders. So marami na tayong mga palahi, and tingin ko by January makakapag-release na po tayo ng mga white Kelso and GBS. So sa susunod magsilipag ako, i-vlog ko yung Golden Boy sweater ng AAJ Farm. So ayun mga farmers, so ito yung ating mga white Kelso, good condition at patuloy yung pagdami nila. So yun mga farmers, yun yung mga 9 piraso natin dito na white Kelso na ongoing pagpaparami. So maganda mga farmers kasi karamihan lalaki. So minsan kasi sabi yung iba na nagbibreed na nagpaparami. So sana dapat mas marami babae para mas mabilis dumami yung mga manok mo na white Kelso. So mas okay sa akin na lalaki yung dumadami para hindi na i-inbreed, hindi ko na kailangan bumili ng mga mamahaling mga roosters, ng mga mamahali na mga brood cocks natin. So ang bibilin ko na lang ilang pirasong mga inahin, so yun na yung pagdumami yon. So marami na rin ako nakaabang ng mga lalaki para hindi sila na-inbreed. Ayan, so importante po kasi yon na hindi na-inbreed yung mga manok ninyo. Gondo, ito pa kayo pa to. Ayan o, hindi ko napakita kanina. So ang Kelso rin yan. Oh, white Kelso rin. So, importante kasi yun na hindi na-inbreed yung manok natin para pure na maganda yung klase ng manok natin na ibabaligya or ibebenta natin sa mga gustong bumili. Siguro by January, mga farmers, fertile eggs and mga manok is ready to purchase na po. Yan. So, by January next coming year. So, kasi mga farmers, hindi naman po madali na magparami ng mga manok agad-agad. So, yun syempre, di ba, ilan lang yung binili nating mga inahin kay Sir B-Boy, tsaka mga, tawag dito, mga inahin at tandang. So, hindi naman by 2 months, 3 months, meron na agad tayong 100 piraso, 200 pieces. So, syempre, alam niyo yan, ang mga nagbibreed na medyo matagal yung allowance ng time para mas dumami yung mga manok natin. Lalo na yung mga mamahaling manok. So, mas matagal siya kasi hindi nihintay mo kaysa sa, compared siya sa mga battle crosses na sobrang dami ko na kasing inahin ng battle crosses. So, kaya ang pagdami ng mga battle cross ko, so, super bilis. So, pag ganun na yung sitwasyon natin dito na marami na tayong mga inahin din na mga white Kelso at may mga nakaabang din tayong mga tandang na roosters na hindi rin may inbreed yung ating breeding. So, mabilis na po yung pagdami. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, by January, meron na po tayong may re-release na white Kelso ni Sir B-Boy Enriquez. So, abangan nyo yan, mga farmers. So, pinangako ko naman sa inyo yan at pinamramis ko na mura ko lang ibibenta itong mga alaga nating mga manok. At may surprise din ako sa inyo by next year. Dahil, basta, yung mga nasa bandang Luzon, surprise pa ba? So, yun. So, nakabili kasi. So, surprise pa ba mga farmers kasi? Baka sabihin ko na rin. So, sa Luzon, may magkakaroon na rin po ko ng farm sa Cavite. So, balik-balik na lang ako Cavite and Bohol. So, para po mabentahan ko kayo ng mga fertile eggs na mga gustong bumili dyan sa Luzon. At hindi na natin kailangan i-shipping para mabasag. Ayan, so direkta makakapunta na po kayo sa aking farm kasi alam ko nalalayuan kayo, Bohol kasi ako. So kaya lagay na ako ng farm ko diyan sa Cavite at taga Cavite naman talaga ako. So lahat ng gustong bumili ng mga manok na mamahalin na pure breed, so abangan niyo po yung ating new farm sa Cavite. So yun, punta ko ngayon mga farmers dito sa bahay at papakita ko muna sa inyo yung ating mga inahin at tandang na nabili kay Sir B-Boy, kung kamusta na sila. So, para bago ako mag-outro. So, yan. Nandito na tayo ngayon sa dati kong breeding area. Yan. Familiar na sa inyo to. Ayan. Nandito yung mga incubator natin sa loob. Ayan. So, marami tayong mga incubating na itlog ngayon. And, papakita ko sa inyo yung Kelso na nabili natin kay Sir B-Boy. So, yan. Meron pa tayong tanim na kalabasa. So, para every kailangan natin ng ulam.
mga tayong sudaan. So, meron tayong pagkain. Teng, open mo nga. Pasok tayo. So, malinis na dito mga farmer. So, hindi na sobrang, ariko, hindi na sobrang dami dito na manok. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, diba, naglipat tayo ng manok sa free range area ko doon sa 10 hectares na lupa natin sa bukid. So, nandoon na lahat halos yung ating mga manok na, yung mga manok natin doon na, mga battle crosses na nandito dati. So, super dami nito dati. So, ayan na siya ngayon. Mapansin niyo malinis na rin siya. So, lahat na nandito ngayon is yung mga mamahal nating manok. Lahat na nandito ngayon is yung mga binili natin kay GBS sa Golden Boy Sweater kay Sir AAJ Farm and Sir Bibo Enriquez. So, yun yung mga manok na nandito na. So, ito. Kailusan muna tayo ha. So, nandito rin yung GBS pero yung Golden Boy Sweater. Pero hindi ko muna papakita. So, next vlog, if ever ako ay ganahan or hindi tama rin. So, yan. I-vlog ko yung Golden Boy Sweater. So, ito, pakita ko na sa inyo yung ating mga white kelso. So, ito mga farmers, yung siniba lang natin na kelso in a hen. So, ito yung galing kay Sir Bibo Enriquez. So, ayan, ako natakbo. Ayan. Yung siniba lang. Tapos, ito naman yung isa na white. So, ito yung wing band dito kay Sir Bibo ito. WPC. Sir B-Boy. So, nakita nyo, di ba, maganda. Walang angas dito, mga farmers. So, nakita ninyo, di ba, maganda yung area nila kasi ano siya, green na green. Tapos, nakakapasyal yung manok. Apat to. Apat itong ating mga inahin dito na galing kay Sir B-Boy Enriquez na nabili natin. So, ayan, manok natin. Napakaganda ng kanyang katawan. Puting-puti. Kesong-keso ang itsura. Napakaganda. Ayan. Napakaganda ng kanyang tinang tindig ng kanyang katawan. So, just panoorin nyo lang siya lumakad-lakad. Oh, ganda. Ang ganda din yun ng manok, mga farmers. Ayan, ayan, lumabas na. So, ayan. Ayan, ganda oh. Wow. Then, ang problema naman natin dito, yung ating lalaki. So, walang problema sa health, walang problema sa katawan. So, yung buntot, na hindi pa tinutubuan kasi ano na hindi nakagatingin na hen. So yan yung kay Kelso natin na nilagyan na naman natin ng gamot yan para hindi nakagat-kagatin tas para tumubo ng ayos yung buntot. Harap ka nga. Ang pangit ng likod mo, yung pinati-flex mo. Harap ka ba? Yan. Wait, Kelso na naging purple Kelso na. So gamot yan mga farmers yung purple na nakalagay na parang tinta para hindi siya kagatin ng inahin. So maganda 'di ba mga farmers kapag yung kelso buo yung buntot, magandang tingnan. Eh syempre pang-breeding lang naman natin 'to, pang-lahi. Okay na 'yan. So bibili na lang ulit ako ng maganda pang isa pang kelso kay Sir B-Boy pag uwi ko ulit ng Cavite. Ayan. Ito pa oh. Ayan. Ganda oh. So dito nakalagay yung ating mga yung ating mga pang-lahi. So, ayan, marami pa tayong mga puting manok dito. Ayan pa, oh. Ito, mga white kelso din to, pero cross-breeded na. White kelso, cross-breeded. Ayan. Ganda. Ganda, no, mga farmers, no? Wow, sala. So, yun lang muna. Yung iba niyan, next time na ulit para ma-excite kayo ulit. So, yun lang muna mga farmers para sa video na to. So, ano nga ba dahilan kung bakit hindi ako masyado ngayon nakaka-upload masyado ng videos and mga updates about farming contents. So, yun, this coming November po kasi, November 12. So, meron po akong major operation na gagawin sa akin. So, major opera sa katawan. So, kaya po, by whole month ng November, so, hindi ho ako makaka-vlog talaga. And, nagpahinga talaga ako ng buong month ng, September, pahinga ako ng buong month ng September, October. So, buwan ng November, so, meron ako major operation, so, kailangan okay yung katawan ko, ready for operation. So, yun, kaya by whole ng November, pahinga rin para once na naka-recover na, December, first week, tuloy-tuloy na po ulit yung pag-vlog natin ng ating
wa mga updates dito sa farm ko. So marami tayo updates, lahat ng ating mga lugar, mga sites ko ng farming, native pigs, banana farm, mga native chickens, ano pa ba? Yung mga mais ko, ang dami kong tanim na mais, 7 hectares yung tanim ko mga ka-farmers na mais ngayon, hindi ko po ma-update. Ayan, so napakalungkot talaga dahil hindi nga ako nakaka-update sa inyo ng mga ginagawa natin sa ano. Pero patuloy po yung aking pagtatanim, tsaka pag-aalaga ng mga livestock, at tsaka pagtatanim po ng mga mais, kalabasa, tsaka po saging. So, hayaan nyo, by first week of December, ready na po ulit tayo mag-daily vlog, at sana po mahintay nyo ako. Ayan, so, kaya medyo wag po tayo masyadong mag-asa talaga na marami akong i-upload na vlogs this coming days and months. Full October and November, so kailangan ko po talagang ipahinga. Para po, once na maging success yung operation ko is, ready to vlog na tayo ng December. Ayan. So, pray for me and sana po maging successful and para makabalik na tayo sa daily vlog at hindi nyo na ako ma-miss. Ayan. So, yun lang mga ka-farmers para sa video na to. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan mga ka-farmers, thank you for watching this video. Thank you for watching and happy farming.